Kamusta kabarkada? Tayo pinagbabalik sa Sly on Demand. At syempre, nandito po tayo sa ating mining area kasi kailangan ko po ng deep slate. At the same time, kailangan ko ng tough. So, kaysa bumili ko dahil wala pa naman masyadong nagbebenta sa pagkakaalam ko, magmimina muna ako. Pero syempre, bago tayo magsimula, kailangan ko muna i-set up yung beacon ko. So, kung hindi nyo pa po alam kung paano mag-set up ng beacon, so kailangan nyo lang ng 9x9. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kailangan nyo lang ng 9. Tapos, 9 ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ayan. Tapos, pupunuin nyo lang yan at gagawa kayo ng pyramid. O, diba? Tapos, kailangan yung pinakaibabaw ay butas. So, isa-set up ko lang to. Tapos, simulan na natin ang pagsagot sa mga katanungan ninyo. So, meron ako mga screenshot dito ng mga katanungan na tungkol sa shopping district. At meron din pala ng mga nagtatanong, Kuya Sly, paano nyo po nagagawa yung parang bigla na lang po may lalabas na block sa harapan nyo? Nakikita nyo ba? May lumalabas na block sa aking kamay. Kasi nagsasabi, cheater daw ako. Ayan, kung nakikita nyo, may lumalabas na block. Pero yung block na lumalabas sa kamay ko, yung galing lang din sa inventory ko. Ang tawag po dyan ay pick block. So, ang pinakaunang question natin ay galing kay Basa. Kuya Sly, bakit di na lang po mismong creeper farm binild mo? So, ang tinutukoy niya, oh my goodness, ang tinutukoy niya dito ay yung time na nag-build ako ng all-purpose mob farm. So, yung all-purpose mob farm po, yun po yung mob farm na kung saan may nag-i-spawn na skeleton, creeper, zombie, spider, witch, ano pa ba? Anything na pwede mag-spawn sa overworld na kapag gabi, ay nag-i-spawn dun sa mob farm na iyon. So, ang pinakauna ay syempre, meron na po akong ghast farm. So, malakas na po mag-produce yun ng gunpowder. Pangalawa, kailangan ko yung bones. So, kung pinanood mo yung mismong video, yung mismong Kadacraft episode or Sly on Demand episode, binanggit ko na kaya ko ginawa yung all-purpose mob farm dahil kailangan ko yung gunpowder at the same time, kailangan ko yung bones. So, habang nag-AFK ako, hindi lang gunpowder yung nakukuha ko, kundi bones na din. Kasi nagbebenta ako ng bones. So, kaya all-purpose mob farm yung ginawa ko. Kasi yung skeleton farm ko ay technically hindi naman siya ganun kalakas mag-produce ng bones. Kasi nga, hindi naman siya yung parang marami yung nag-i-spawn. Patatlo-tatlo pa, apat-apat lang yung nag-i-spawn doon every 30 seconds, 15 seconds, hindi ako sure. So, napaka-inefficient noon. Kaya, ang ginawa ko, gumawa na lang ako ng all-purpose mob farm na kung saan, habang nag-AFK ako, nagkakaroon na ako ng dalawang items na kailangan ko, which is yung gunpowder tsaka yung bone. Kaya ako naman hindi kinuha yung string kasi nga po, bawal yun sa Kadacraft. Kumbaga, hindi po ako yung nagbebenta ng string at wala akong balak maging supplier ng string. Kasi madali lang naman makakuha ng string. Kasi nga, ang string ay nafa-farm naman tulad ng spider farm. So, hindi na ako magiging supplier ng string. At sa pagkakalam ko, si Rob ata ang magbebenta ng string. So, napakabilis ng farm ni Rob, panigurado. Kaya, hindi ko na susupplyan pa si Rob. Kasi, feel ko hindi niya naman kailangan. At the same time, wala naman atang Kadacraft member ang mga kailangan na sobrang daming string unless gagamitin niya pang scaffolding, bow, or fishing rod? Wool? Hindi, gagawa na lang ako ng wool farm kaysa gawin ko string, di ba? Kaysa yung string gawin ko wool, di ba? Anyways, yun nga, kaya hindi po ako gumawa ng creeper farm. Hindi pala nakabox yung elytra ko nun? Meron nga pala akong portal papunta dito sa cave, ba't hindi ko ginagamit? May portal nga pala ako. Ginawa ko to. Ayun, oh my goodness. Ba't di na lang ako nag-portal? Nagtatatalon-tatatalon pa ako. So, ayun. Ano pa bang pwede ko sabihin tungkol dyan sa creeper farm na yan? Creeper farm. May gunpowder farm. Although, maganda naman yung suggestion mo. Kung ano, maganda naman gumawa ng creeper farm. Kasi, compared sa gas farm, ang creeper farm kasi hindi mo na kailangan ng isa pang account. Yung gas farm ko kasi kailangan dalawang account eh. So, may sense naman. Pero, hindi na ako gagawa ng creeper farm kasi technically, although baka gumawa ako in the future, pero sa ngayon, hindi ako gagawa ng creeper farm kasi meron na akong all-purpose mob farm kasi kailangan ko yung bones. So, unless magkaroon ako ng magandang supply ng bones,
Siguro, papalitan. Actually, yung farm ko na yun, yung farm ko na all-purpose mob farm, pwede kong gawing creeper farm yun eh. Maglalagay lang naman ako ng trapdoor dun, tapos okay na eh. Trapdoor lang. Ang creeper po kasi mga kabarkada, hindi po siya technically 2 blocks. Kasi ang zombie, is skeleton, at yung iba pa nun, kung ano pa yung iba, yung husk, ganun. And nag-spawn po sila ng 2 blocks. Ang creeper po, nag-spawn po sila ng mga hanggang dito lang, mga 2 pixels. Ano ba to? 3 pixels. Mga 3 pixels dito, dyan po nag-spawn yung creeper. Kasi kung mapapansin nyo dito, paano ba to? F3B. Yan o, parang magkasintang kadata kami ng creeper. So technically mag-spawn yung creeper. Kasi ang pinaka-height talaga ni itong character natin ay yung box na puti na nakikita nyo. So yan yung mismong height natin. Kumbaga, kapag sinapak nyo yung buko, hindi ako madadamage. Pero pag sinapak nyo yung noo, magkakadamage siya. So ganyang kataas yung creeper. So ibig sabihin, pag nilagyan mo ng trapdoor yan sa ibabaw, mag-spawn yung creeper. Pero yung mga skeleton tsaka zombie ay hindi. So technically pwede ko naman gawing creeper farm yun. So baka in the future gawin ko siyang creeper farm. So susunod natin na tanong ay paano po kung gusto nila mag-mine ng iron tapos may nagbebenta na ng iron, pwede po ba yun? Pwede. Kung makapansin nyo, nagmimina po ako ng deep slate at actually merong magbebenta ng deep slate. Hindi lang ako sure kung sino at kung meron na ba. Kasi sa ngayon, wala pa yung mga ibang shop kasi ang inuuna na muna namin yung mga shop na kailangan na talaga tulad ng rackets, tulad ng mga wool, mga building blocks na madalas ginagamit. So yun yung inuuna namin. Kung makapansin nyo, yung basalt ko, yung obsidians ko, yung crying obsidians, yung bones ay nasa base ko pa. So hindi ko pa sila nililipat sa shopping district kasi pagpaplanuhan pa namin yun. Pero yun nga, kaya pag may nagbebenta na for example ng iron, pwede naman kami magmina ng iron. Tulad ng ginagawa ko ngayon, nagmimina ako ng deep slate, nagmimina ako ng tough. So technically may magbebenta nito. Pero syempre, kapag manually namin kinuha, hindi namin kailangan tawag dito. Pero syempre, kapag kinuha naman namin siya manually or ginrind naman namin siya, pwede namin siyang gamitin. Pero bawal namin ibenta. Pwede namin ibenta, pero sa mga nagbebenta lang ng cobble deep slate. So, nagigets nyo ba? Hindi ko pwede ibenta to kay Street. Hindi ko to pwede ibenta kay Jonesy. Kasi hindi naman sila nagbebenta ng deep slate or ng cobble deep slate. So, yun. So, technically, yung mga nakukuha mo manually, for example, itong redstone na to, pwede ko siyang ibenta pero kay Street lang. Kasi si Street lang naman po ang nagbebenta ng mga redstone components. Nagigets nyo ba? So, yun. So, technically, for example, itong gravel, si Lady Sue ang nagbebenta niya. Uy, thank you very much. Si Lady Sue po ang nagbebenta ng gravel. So, pwede ko pong ibenta sa kanya yung mga gravel. Pero hindi ko to pwede ibenta sa kahit na sinong kada craft member. Ito talaga yung gusto ko sa beacon, yo. Instamine yung tough, oh. Sakto-sakto, ito yung isa sa mga pinakakailangan ko talaga, tough. Halos lahat ng build ko, kakailanganin ko talaga ng tough. Kaya, huhukayin ko lang huhukayin tong tough na to. Lalo na tong mga nasa itaas na to. Ayun, ang dami po, oh. Dami ko pang hindi nahuhukay na tough, oh. Pero syempre, hindi ko mo nahukayin yan. So, susunod na tanong ay galing kay Akiro. Kuya Sly, ano po meaning ng mga S-tier builds sa shopping district ng Katacraft? So, ang ibig sabihin mo ng mga S-tier, yun po yung mga products sa Katacraft na in demand or parang kailangan na kailangan ng mga Katacraft members. So, tulad ng rackets, tulad ng wool, tulad ng dye, tulad ng mga redstone components, shulker boxes. So, yun. In demand yun. Yun yung parang kailangan palaging may stock. Yun yung palaging ginagamit sa kada crafts. Tapos yung mga tier A naman, yun naman po yung mga shops na medyo kailangan ng mga kada craft members. Kumbaga occasionally, hindi naman siya palagi pero paminsan-minsan kailangan nila. Tulad ng obsidian, tulad ng basalt, crying obsidian, ano pa ba? Ano pa ba mga minsan kailangan ng kada craft members? Dirt, ilaw, tuff, cobble deep slate, or yung mga occasionally na kailangan. Tapos meron naman tayong mga tier B, yun naman yung minsan kakailanganin ng kada craft members. Susunod na tanong naman ay galing kay Justin, ang tanong niya,
Ask ko lang po, pwede po ba ibenta kapag manually mo kinuha? Yes, pwede mo ibenta pero sa mga supplier lang po. Ay, sa mga supplier, sa mga owner lang po. So, kapag ito, cable dip slate, pwede mo siyang ibenta sa mismo nagtitinda ng cable dip slate. So, yon. So, bawal mo siya ibenta sa kahit na sino, pwede mo lang siya ibenta sa mismong may-ari nung shop. Ang iniiwasan lang naman namin sa Cadacraft ay yung lahat ng members ay gumagawa ng pare-parehas na farm. Kasi nga technically wala, parang kami naglalaro ng single player, alam nyo yun. Ba't pa kami nag-server kung parang single player lang din naman pala yung gagawin namin. Kumbaga walang mangyayaring kalakalan, walang mangyayaring interactions. So, dapat pinagbabawal yun sa Cadacraft. So, ang pinaka-point lang talaga nun ay para maiwasan na magkaroon kami ng pare-parehas na farm. Alimbawa, nung season 5, parang apat ata kami mayroong gold farm. Nung season 2, parang lahat kami mayroong mob farm. So, hindi ko alam kung naabutan niyo yung season 2. Pero nung season 2 kasi parang halos lahat ng Cadacraft member mayroong all-purpose mob farm. As in, lahat kami. So, yung pagbebenta ng bones, yung pagbebenta ng ano pa ba mga bilib, gunpowder, parang walang bumibili kasi nga lahat kami mayroon. So, lahat kami nung season 3 may iron farm. So, technically yun yung iniiwasan namin, magkaroon ng pare-parehas na farm. Kasi technically, para lang kami naglalaro ng single player, di ba? So, ang susunod na tanong naman ay galing kay Wiz. Sabi niya dito, question lang, paano pag mid-season na, biglang may naging inactive? Paano yan? Eh, lahat kayo may sariling shop, di ba magiging imbalance at dahil doon lahat kayo maaapektuhan. So, syempre yung mga ganyang pagkakataon, pagmimitingan yan sa Cadacraft. Kasi meron po kaming meeting sa Cadacraft, so hindi lang kami basta-basta nagkakaroon ng announcement na, ay, ganito mangyayari, meron tayong shopping district. Hindi, magkakaroon po ng meeting. Pag-uusapan po yan ng mga Cadacraft members, magbibigayan kami ng mga ideas, magbibigay kami ng mga suggestions, magkakaroon kami ng disagreement, magkakaroon kami ng agreement. So kapag meron naging inactive sa server, pag-usapan namin, pwedeng sabihin namin na, oh, wala nang nagre-restock ng rockets, si Sly hindi na active, paano gagawin natin? So may mga solusyon na ibibigay. For example, oh, sino gustong umako ng shop ni Sly? Siya na magre-restock ngayon. Sino pa ba active sa Cadacraft? Wala naman tayong magagawa kasi yun naman talaga ang katotohanan. May mga panahon na magiging inactive din naman yung ibang members. Hindi naman po lahat ng Cadacraft members ay full-time YouTuber. So, baka nakakalimutan po kasi natin na yung mga Cadacraft members po, mostly, karamihan po, mostly na karamihan pa, mostly po ng Cadacraft members ay nagtatrabaho at yung iba naman po ay nag-aaral. So, yun. So, ilan lang po ang mga full-time content creators sa amin. Kaya kung sino yung madalas yung nakikita sa server, yun lang din yung mga, halimbawa, ginagawang hobby yung Cadacraft tulad ni Jonesy. Hobby lang ni Jonesy ang Cadacraft kasi nag-trabaho po talaga siya. Ang trabaho ni Jonesy ay 1 PM to 10 PM. So, isipin nyo yun. Diba? Eh, yung iba naman sa amin nag-aaral mula 7 AM hanggang minsan 7 PM. So, talagang magkakaroon ng inactive sa Cadacraft. Kaya hanggat maaari, pagmimitingan namin kung ano yung mga magiging panggagawin namin hakbang in case na may magkaroon ng inactive, eh, magagawa namin ang solusyon. So, ang susunod na tanong ay galing kay Clark. Sabi niya dito, bakit po kayo bumili kay Street ng Blackstone pero si Ace po ang nagbebenta? So, kaya po ako kay Street bumili kasi si Street po ang supplier ng Blackstone kay Ace. At ayon kay Ace, eh syempre wala pa po siyang shop, so kay Street muna tayo bibili. Technically, kay Street po ako bumili pero negosyo po nilang dalawa ni Ace yun. At nakalimutan ko rin palang banggitin na sa Cadacraft po, pag wala pang shop, technically pwede pa kaming bumili sa mga players. For example, yung Blackstone. Technically, pwede naman ako bumili ng kahit na kay Nino ng Blackstone. Kasi nga po, wala pa pong shop si Ace. So, yun po yung usapan namin. Once na magkaroon na ng shop, bawal na magbenta lahat ng Cadacraft members ng item na yun. So, dahil wala pa naman yung shop, ibig sabihin, pwede pa kami bumili sa ibang players. So, yun. Kaya, technically, pwede talaga akong bumili kay Street. Kahit sabihin yung hindi supplier si Street, pwede akong bumili sa kanya. Dahil wala pa siyang shop.
si Ace. Wala pang shop si Ace. So, ang susunod na tanong ay galing kay Samuel. Sabi niya dito, pag may wood shop tapos wala kang pera, pwede po ba magputol ng puno para sa'yo? Pwede. Pwede kang mag-farm ng puno as long as hindi siya automatic farm. So, kapag walang stock si Ace, technically, PPM mo lang naman si Ace. Sabi mo, Ace, wala ka ng stock. Kailangan ka magre-restock. Kapag hindi pa daw siya makakapag-restock, pwede kang magmina or magputol ng puno ng manually. Pero bawal kang mag-automatic farm. So, yun. So, pwede pa rin naman. Tulad ng ginagawa ko ngayon, nagbimina ako ng deep slate. So, dahil wala pa nagbibenta ng deep slate, technically, pwede akong bumili ng deep slate kahit kanino. Pero, syempre, kailangan ko ng tough. At wala rin naman nagbibenta ng tough. So, pwede akong bumili kahit kanino. Pero, syempre, mas makakatipid ako pag nagmina na lang ako. So, nagbimina na lang ako. Kasi nga, ako si Slade the Miner. Mahilig ako magmina. Nai-enjoy ko yung mga ganitong moments. Buti na nga lang, may kausap ako ngayon habang nagmimine. Kayo, kausap ko kayo. Sinasagot ko yung mga tanong nyo. Kasi kapag mga ganitong pagkakataon, nanonood lang ako actually ng movie or ng TV show. So, kung gusto nyo malaman ko ano yung pinanonood ko ngayon, ang pinanood ko po ay Dexter. Hindi yung Dexter's Laboratory. Dexter na TV show. So, about siya sa ano, serial killer. So, ang susunod na tanong ay galing naman po kay Yuniza. O Yunizerio? Belconlu, hindi ko alam kung paano basahin yung pangalan nyo. Ba't ba hindi kayo nag-username ng maayos? Sabi niya, pwede bang magsinungaling yung players? Hindi ko alam kung paano ko sasagutin to. Kasi technically, paano ko malalaman kung nagsisinungaling yung players? Alam niyo yun. So, hindi ko alam. So, nasa kanila na yun eh. Alam niyo, honesty is the best policy kasi pagdating sa Adacraft. So, hindi ko alam kung paano ko sasagutin tong question na to. Kasi kami dito, community kami. Kumbaga, tulungan kami. Sumusunod kami sa mga rules na nilalagay nung iba. Limbawa, bawal ka pumunta sa base ni ganito. Bawal ka pumunta sa base ng ganyan. Kailangan mo muna magpaalam. So, nire-respeto namin yung rules ng ibang mga players. So, yun. So, it all comes down to respect. So, kapag di sila marunong umispeto or di sila marunong sumunod, eh, problema na nila yun. Pag-usapan natin kung anong kailangan natin gawin. So far, yun lang naman po yung mga katanungan nyo. Kung may mga questions pa po kayo, i-comment nyo lang po dyan sa may ibaba. Sasagutin po natin yan sa susunod na magaganito po ulit ako. Pero yun nga, sana nasagot ko ang mga katanungan ninyo. Ito pa lang yung namimina ko simula nung nag-uusap tayo. So, kung makapansin nyo, napakatagal magmina ng deep slate kahit may haste na. Pero yun nga, siguro dito ko na po tatapusin. Kung na-enjoy nyo to, mag-subscribe ka na. I-like mo na tong video na to. Maraming salamat. Sa parang dyan, hanggang sa muli. Paalam.